Nga pala mga idol, meron akong ginawang bagong YouTube channel at doon mamimigay tayo ng vivo Y11. Once na umabot na ito ng 10,000 subscribers, mamimili na agad tayo doon ng isang lucky winner ng vivo Y11. Ang kailangan mo lang gawin ay subscribe to the channel, link down below. Hit the bell and syempre mag-comment ka rin ng kahit ano para masali ka sa ating giveaway. And don't worry mga idol, tuloy pa rin ang ating giveaway sa ating FB page ng Realme C11 once na umabot ito ng 20,000 followers. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Aiwa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who be struggling. Winter Tournament Chapter 54. Ang huling yugto ng paghaharap ng Kanagawa at Osaka. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay isang napakalaging pagkakamali ang nagawa ni Sakuragi nung namintis nga niya ang isang crucial na jump shot at dito nang hinayang siya ng gusto at humingi ng tawad sa kanyang mga kampi. Ngunit nandito naman si Rukawa at Miyagi para bigyan siya ng lakas ng loob at iparamdam kay Sakuragi na wala siyang kasalanan. At mabalik na nga tayo sa loob ng court. Isang time out nga ang ginawa ni Coach Kitano para sa kanilang plano, para sa kanilang opensa, para sa huling yugto ng laban ng ito. Osaka, last 24 seconds na ang natitira sa laro at lamang sila ng isa. Kahit dos at tres na lang ang magagawa natin ay sigurado, tayo na ang mananalo at aabante para susunod na bahagi nitong liga. Kaya makinig kayong mabuti. Minami, ikaw ang humawak ng bola para hindi nila mabasa ang ating play na ginawa kanina. Kung si Chosia ang magtitimon sigurado, alam na nila ang gagawin. At malamang sa malamang, si Rukawa ang magbabantay sa'yo dahil siya ang uno. Kaya ngayon, ibuhos mo na ang lahat para malagpasan siya. Nakuha mo Minami, ikaw ang susi at magiging utak ng opensang ito. Wika ni Coach Kitano sa kanya. O coach, nakuha ko. Ibubuhos ko ang lahat para sa laban ng ito. Dito sa huling segundo ng laro, tugon naman ni Minami. At dito muling nagsalita si Coach Kitano. Itakura at Chosia, kayo ang magsisilbing second option natin sa larong ito. Palag-alangan na si Minami sa kanyang posisyon, hayingin nyo agad ang bola para kayo ang pumukol ng isang tira. Tres man o dos, hindi na importante. Basta importante ay may pasok nyo ang tira. At isa pa, kung merong pagkakataon, pasukin nyo sa loob at kumuha kayo ng foul. Kung maaari, ganun ang gawin nyo. Ganito ang maging rule nyo sa huling segundo ng laro. Nakuha nyo, wika ni Coach Kitano sa kanila. O sige coach, nakuha namin. Tugon naman nila. At ikaw Kishimoto at Iwata, kung sakaling magbinti sila, isecure nyo ang rebound. Iwata, itulak mo palayo si Akagi kung kaya mo. At ikaw Kishimoto, huwag mong daanin sa lakas ng katawan sa Kuragi dahil madedihado ka sa kanya. Daanin mo sa gulang, huwag kang tumalon. Unahin mo ang box out. Nakuha nyo, wika ulit ni Coach Kitano sa kanila. At sa panig naman ng Shohoku ay gumagawa rin niya sila ng plano para pigilan ang kupunan ng Osaka. Rukawa, manatili ka pa rin sa iyong posisyon. Ikaw magsisilbing uno. Ikaw ang humawak sino man ang titimon sa kanila. Akagi, huwag kang pakampante. Baka mamaya kay Iwata pupunta ang bola. Gusto ko mahigpit ang depensa mo sa kanya. At ikaw Mitsue at Jin, kayo na ang bahala sa mga shooters nila sa kaliwat kanan. Gusto kong huwag nyo silang bigyan ng open shot, baka dito pa tayo madisgrasya. At ikaw Sakuragi, kung sakaling magminti sila, kunin mong rebound at ipasa agad kay Jin o Mitsui. Baka sakaling mapufall sila, at least nasa shooter ang free throw. Wika ni Coach Ansai sa kanila.
At dito, merong dagdag na payo si Coach Takato para sa koponan ng kanagawa. Mga bata, ito pa, mag-iingat kayo. Huwag na huwag kayong mapapaul. Penalty na tayo. At sakaling sasaksak sila, higpitan nyo pa rin ang depensa nyo. At huwag nyo silang bibigyan ng kahit konting espasyo. Good defense without fouling. Sige, tapusin nyo na ang larong ito. Wika naman ni Coach Takato sa kanila. Nang walang ano-ano, pumito na nga ang referee. Magsisimulaan ang laro. Pumasok na kayo sa loob ng court. Sigaw ng referee. Ayan na, magsisimulaan na nga ang laro. Galingan nyo kanagawa. Usayan nyo ang depensa nyo. Huwag nyo silang hayaang makapuntos. Higpitan nyo ng mabuti ang inyong depensa. Sigawan ng mga kaibigan nila. At dito, sigawan din ang mga tagahanga ng Osaka. Osaka, isang puntos lang ang lamang nila. Tayo ang mananalo dito. Huwag kayong papatinag. Isang tira lang yan. Oo, isang tira lang. Pag maipasok nyo nan, tayo ang panalo. Sigawan ng mga tagahanga nila. At ngayon, magsisimula na nga ang laro. At gaya ng plano, si Minami ang nagtitimon para sa kanilang opensa. At gaya nga ng inaasahan natin, si Rukawa naman ang may hawak sa kanya. Rukawa, higpitan mo ang depensa mo kung ayaw mong magbayad ka sa larong ito. Ngayon natin malalaman kung sino ang aabante. Wika ni Minami kay Rukawa. Ha, sige, para sa'yo gagandahan ko ang depensa ko. Tugon naman ni Rukawa. Nang walang ano-ano, inatake nga ni Minami ang depensa ni Rukawa. At dito, nagkikis-kisan nga silang dalawa. At itong si Minami ay hirap na hirap na makalusot kay Rukawa. Ngunit, isang crossover nga ang kanyang ginawa para makawala kay Rukawa. At itong si Rukawa ay bahagyang naiwan. Ano? Isang crossover? Naku, naloko na. Hindi maari. Bulong ng gulat na gulat na si Rukawa. At dito, isang jump shot nga ang pinakawalan ni Minami. Huwag kang pumasok! Huwag kang pumasok! Pakiusap! Bulong ni Haruko. Pakiusap! Huwag kang pumasok! Mintis sana! Mintis sana! Bulong naman ang kinakabahan na si Miyagi. At ayun nga, sa pagkakataong ito, mintis ang tira ni Minami. At 10 seconds na lang ang natitira sa laro. Ang rebound dalian nyo! Ang rebound kunin nyo! Huwag nyo silang hayaang makuha ng bola, sigaw ni Ayako. At sa baba nga, isang napakalinis na box out ang ginawa ni Kishimoto para kay Sakuragi. Ano? Box out? Naku, naloko na! Hindi ako makatalon! Sa kanya na ang bola! Wika ng gulat na gulat na si Sakuragi. At dahil nga sa napakagandang box out na ginawa ni Kishimoto, nakuha niya ang bola. Ngunit ang kanyang posisyon sa loob ay masyadong malalim. Kaya naman dali-dali nang pinasa ang bola kay Itakura sa tres. At biglang tumirang ito. At sinabayan naman siya ni Mitsui. Ngunit isang fake lang pala ang lahat. At itong si Mitsui ay naiwan. At itong si Itakura ay dali-daling linapit nga ang bola para sa isang jump shot. Naku, patay! Sa kanila na ang laro. Laglag na kami. Bulong ni Coach Takato sa kanyang isip. At naka-ere na nga si Itakura sa taas. Sabay bulong sa kanyang isip. Panalo na kami. Ha! Drog kayo kanagawa. Bulong nito. Ngunit sumigaw itong Sakuragi. Huwag niyong panoorin. Gumawa kayo ng aksyon. Itakura, hindi mo yan mapapasok. Ako ang bahala sa iyo. Sa amin ang larong ito. Sigaw ni Sakuragi. Sabay takbo nga ng sobrang bilis. Sabay talon para habulin ang tira ni Takura. Ano? Ang bilis niya! Wika ng gulat na gulat na si Takura. At ayun nga, isang block nga ang inabot ni Takura mula sa kamay ng henyong Sakuragi. At ang bola ay tumalsik nga sa kabilang court. Sabay pumito ang referee. Game over! Tapos na ang laro. Kanagawa ang nanalo. Lamang sila ng isa. Sigaw ng referee. At ang lahat ng tao ay napanganga. Sobrang gulat sa ginawang block ni Sakuragi. At ayun nga, panalo nga ang Kanagawa dahil sa block na yun ni Sakuragi. At lahat ng tao ay hindi makapaniwala. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Ang reaksyon ng mga taga-Kanagawa at taga-Osaka sa ginawang to ni Sakuragi. At sino kaya ang susunod lang makakalaban
para sa second round. Abangan natin sa susunod na bahagi.